pandaigdigang ilusan ng paggawa. 1,000 bandila iiwagayway, ibagsak ang haligi ng dayong kaway. Mga berdugong sa tipu mapatay, dudurugin hanggang sa tagumpay. Sa mga naiulat na o mga record ng kasaysayan, nagsimula ang nasasabing unang Labor Day noong 1886. Katunayan, hindi naman Labor Day ang tawag na doon eh. Isa yung malaking rally ng mga manggagawa sa Chicago, no? Sa Haymarket Square. Ito ay isang kilusan ng mga manggagawa para ipaglaban yung 8 oras na paggawa. Kasi ng mga panahon na yun, ang paggawa ay halos 14 na oras. Nang naganap yung malaking demonstrasyon na yun sa Haymarket Square, hinarap ito ng pasistang pandarahas ng mga pulis ng Chicago sa pakikipagsabwatan ng mga kapitalista. Naging ilang araw yun na tuloy-tuloy ng mga rally. Marami ang mga manggagawang nagbuwis ng buhay. At matapos yung pangyayaring yun, nabalita yun sa buong daigdig. At maraming mga organisasyon ng mga manggagawa ang nakita ng simpatya dun sa mga manggagawa sa Chicago. At ilang mga organisasyon at sa mga manggagawa ang nagdeklara na gunitain taon-taon ang Haymarket Square. At dun nga nagsimula yung sinasabing araw ng mga manggagawa. Mayuuno nangyari yung sa Haymarket Square, pero mga ilang araw yun eh. Mayuuno, Mayo 2, Mayo 3, Mayo 4 na tuloy-tuloy na rally ng mga manggagawa sa Chicago. Buhay manggagawa! Ay, nasa napakatindi ng sitwasyon ng mga manggagawa noon. Gaya nga ng binanggit ko kanina, 14 na oras ang paggawa noon. Tapos, maraming mga manggagawa noon ang hindi sumasahod ng tama. Tapos napakatindi ng pagkasamantala noon, hindi lamang sa mga manggagawa kundi sa kabataang manggagawa at maging sa kababaihang manggagawa, no? Kaya naman yung malaking rally na yon para sa 8 oras ay sinuportahan ng halos lahat ng mga manggagawa at mga pamilya nila. Yung pagkilos na yon ay hindi lamang pagkilos ng mga manggagawa sa Chicago, kasi sa buong mundo ng mga panahon na yon, ang mga manggagawa ay patuloy na nakikibaka sa 8 oras. At marami sa kanila, sa Inglaterra, sa Pransya, ay nagsisimula na rin mag-organisa. Mga union, mga partido ng mga manggagawa, o mga kilusan ng mga manggagawa na nagsisikap na magsulong ng isang bagong kaayusan, no? Malaganap na rin ng kaisipang sosyalismo. Kaya yung mga manggagawa noong panahon na yun ay halos nabibigkis nung tinatawag nilang ikalawang internasyonal o yung samahan ng mga manggagawa. Katunayan, yung ikalawang internasyonal, yung samahan ng mga manggagawa sa iba't ibang panig ng mundo, ito yung unang nagdeklara na gunitain ang Mayo 1, hindi lamang bilang pagpupugay sa mga manggagawa sa Chicago, kundi yung mga pagpupugay sa mga manggagawa ng buong daigdig na nakikibaka para sa, hindi lamang para sa makatwirang sahod, kundi para dun sa makatarungan at makataong pagtatrabaho. Buhay manggagawa! Ang una ay naitulak ang 8 oras na paggawa. Ang ikalawa, kinilala yung lakas ng mga manggagawa at yung natatanging papel nila sa lipunan. At ikatlo, sahanay mismo ng mga manggagawa, nakita nila ang halaga ng sama-samang pagkilos. Nakita nila na may bisa at nakakapagsulong ng mga konkretong pagbabago kung magkakaisa sila. Siyempre, napagtibay lalo nila yon nung sila ay dumanas ng pandarahas. No? At nakita rin nila na hindi simple, kundi kailangan nilang harapin yung pagsasabwatan ng mga pulis, ng mga otoridad, at saka ng mga kapitalista mismo na kanilang nilalabanan para sa para magkaroon sila ng disenteng pagkatrabaho. Buhay manggagawa! Sa Pilipinas, wala talagang deklarasyon na gunitain ang Mayo 1. Ang totoo niyan, ang mga manggagawa mismo ang nagdeklara sa kanilang sariling hanay na
gunitain yung mayuuno. Sa kasaysayan ng bansa, ang unang pagunita sa mayuuno ay naganap noong 1903. At tatayo pa lang noon ang unang federasyon sa Pilipinas, yung UOD, no? Yung Union Obrero Democrata. Noong 1903, isang malaking pagkilos ng mga manggagawa ang ginanap sa kasaysayan. May mga nagkikwento na nagtipon-tipon ng mga manggagawa sa Santa Cruz, no? Sa Binondo. At mula doon ay nagmarcha sila patungo sa Malacanang. Maraming mga manggagawa ang lumawak dito, mahigit 50,000, no? Ang ilan sa kanila ay mga nanggaling pa sa Cavite na gumamit pa ng malalaking mga bangka para lamang makarating ng Maynila. Ang iba ay mga galing sa iba't ibang mga gremyo. Ito yung mga unang mga binhi ng union sa Pilipinas, no? Nagtipon-tipon sila sa Binondo. At mula doon ay nagmarcha sila patungo sa Malacanang. Nagkaroon ng mga pagtatalumpati. At marami ang lumitaw ng mga ideya doon sa mga talumpati ng iba't ibang mga kinatawa ng mga manggagawa. Sa kasaysayan nga, si Dr. Domenador Gomez, siya yung namumuno noon sa UOD. Nagtalumpati siya, hindi lamang bilang pagunita sa mayuuno, kundi binanggit din niya na ang kilusang manggagawa ay mahalagang bahagi ng pakikibakan ng mga mamamayan noon para sa kalayaan ng bansa. Katunayan, tinukoy niya na sabi nga niya doon sa kanyang talumpati, ayon doon sa mga nasusulat, na mahalaga ang demokrasya para sa Amerika, pero ang Amerika mismo ang hindi nagpapatupad ng demokrasya sa mga kolonyang bansa tulad ng Pilipinas. At doon mismo sa pagkilos na yon, nanawagan ang UOD at saka yung iba pang mga manggagawa ng kalayaan at kasarinlan mula sa panghihimasok ng tinatawag nilang imperialismo Amerikano noong mga panahon na yun. Napakahalaga nung araw ng paggawa sa lahat ng mga manggagawa sa buong mundo. Sa Pilipinas nga, hindi naman talaga idiniklara ng gobyerno kasi yung pagunita ng mayuuno iginiit ng mga manggagawa at maraming taon pa ang lumipas bago talaga ito naging official na holiday kumbaga para sa mga manggagawa. Itinulak din ang pagkilos ng mga manggagawa. Napakahalaga nito dahil sa ang mayuuno ay hindi lamang araw ng mga manggagawa kundi araw ng pakikibakan ng mga manggagawa. Kasi naman hanggang ngayon ang mga manggagawa patuloy pa rin namang nakikibaka para sa sahod, para sa kanilang trabaho, para sa kanilang karapatan. Buhay manggagawa! At mabanggit ko nga na hindi naman lahat ng mga bansa ay nagpapatupad ng pagunita ng mayuuno. Sa Amerika halimbawa, hanggang ngayon ang mayuuno ay hindi nila kinoconsider na Labor Day. Ang Labor Day sa Amerika ay September. Sa mga pag-aaral, mukhang sinasadya talaga ng gobyerno ng Amerika na huwag gunitain ang mayuuno kasi nga para sa Amerika, lalo sa gobyerno ng Amerika, ang mayuuno ay nagpapaalala ng pakikibaka ng mga manggagawa sa Haymarket Square. At syempre malaking ano yun, malaking sampal sa estado ng Amerika na gunitain nila yung mismong araw kung saan hinamon sila ng mga manggagawa na magbigay ng disenteng trabaho at disenteng sahod sa mga manggagawa. Hindi lamang sa Amerika yan. Sa panahon ng mga Nazi sa Germany, iniwasan nila yung mayuuno. Sa panahon ng mga pasistang gobyerno sa Italia, sa Espanya, pinagkait nila yung pagdiriwang ng mayuuno. Na talagang ang pinaka-intensyon ay iwasan na tumampok yung pakikibaka ng mga manggagawa. Lalo na sa napakahalaga at makasaysayang araw na yon na ginugunita ng lahat ng manggagawa sa buong mundo. Buhay manggagawa! Mahalagang gunitain ang mayuuno. Unang-una sa Pilipinas, ang mayuuno kasi para sa kasaysayan ng ating bansa ay nagpapakita ng dalawang bagay. Una, na yung simulain ng kilusang paggawa sa Pilipinas ay mahigpit talagang nakaugnay doon sa
sa pakikibaka ng mamamayan para sa kalayaan at demokrasya. Kung papansinin nga, isang siglo na ang nakaraan, ang pakikibaka ng mga manggagawa ay pakikibaka pa rin talaga para lumaya sa kontrol ng mga dayuhan, sa kontrol ng imperialismong Amerikano. Ikalawa, mahalaga rin gunitain ang mayuuno dahil ito yung nagpapaalala sa mga manggagawa sa kanilang sama-samang pagkilos. No? Militante ang mga manggagawa noong unang panahon. At katunayan, kung mag-uusap tayo ng tunay na tradisyon ng mga manggagawa sa Pilipinas, ito yung militansya. No? Ito yung aral na makukuha natin sa unang pakikibaka ng mga manggagawa noong panahon ng UUD, naging UODF, naging Collective Labor Organization, hanggang sa kasalukuyang panahon, ito pa rin naman ang aral na tinuturo sa atin. Yung militansya at yung mahigpit na pakipagkapit-bisig sa iba't ibang sektor para magkaroon ng pambansang kalayaan at demokrasya. Napakahalaga din na gunitay ng mga manggagawa yung mayuuno dahil higit sa ano pa mang panahon, ang mga manggagawa ngayon ay dumaranas ng napakatinding kahirapan at napakatinding pag-atake sa kanilang trabaho. Lalo na sa panahon ng tinatawag nilang globalisasyon na katunayan marami sa mga naipagtagumpay ng mga manggagawa noong unang panahon unti-unting binabawi. Halimbawa niya, noong 8 oras na paggawa na ipinagtagumpay ng mga sinimulang ipakibaka ng mga manggagawa noon sa Haymarket Square, ngayon, ang 8 oras na paggawa ay unti-unting inaalis sa pamamagitan ng tinatawag din ng flexible labor arrangement, sa pamamagitan ng tinatawag din ng contractualization at kasualisasyon na mismo yung gobyerno ang nagkukumbinsi at nagpapatupad. Unti-unti nilang binabawi yung mga naipagtagumpay ng mga manggagawa. Kaya napakahalaga na isulong ng manggagawa yung pakikibakang yun. Buhay manggagawa! Sa aking pagtingin nga, ay yung pakikibaka ng mga manggagawa sa Haymarket Square, ganun pa rin ngayon.